Good morning, everyone! Welcome back to my YouTube channel, Rookie Mommy PH. If some of you may have already read on my blog, I am currently here in Ho Chi Minh City in Vietnam. Dito kami nagsistay sa apartment ng mommy ko. And nabasa niyo na rin siguro na I won't be posting blog posts for a while kasi nag-focus ako ngayon sa vlog ko. Hindi naman like forever. I mean, for now lang na nandito kami sa Vietnam kasi I have time to learn how to edit videos, ganyan, how to shoot, kasi andito rin yung sister ko na magaling mag-edit ng stuff. Yun. And also, I'm trying to do nga social media detox personally kasi been working in this industry for a while now, and pagbalik ko ng Pilipinas, tatrabaho na naman ako, which is actually a blessing, pero, ayun, just taking a simple time off. And right now, naisip kong gumawa lang ng quick video tungkol sa pinaka tatanong ng lahat ng tao sa vlog ko, which is lactacin. Ayan. So, may bound ako nito here kasi nga parang maintenance bill ko na siya. Ayan. So, anito yung daughter ko. Tingin siya ng tingin. Hi! Ayan. So, anyway. Ayan. I'm holding lang the camera. So, sorry if medyo shaky siya. Okay. So, sobrang dami ko na-receive na notifications and emails tungkol sa lactacin until now. And guys, I don't think nagbabasa talaga kayo. Ang haba-haba ng blog post ko. Pero hindi niya binabasa lahat. Okay. So, ngayon, inisip kong gawa na lang ng video. Hopefully, masagot ko ng maayos yung mga questions nyo. And kung meron pa kayong ibang questions after this video, please leave them in the comments below. Here sa video na to, sa YouTube video, i-upload ko tong video. Tapos, huwag na kayo mag-comment sa blog kasi nababasa ko, although nababasa ko naman yung mga comments nyo doon, mga tanong nyo, hindi talaga ako makapag-reply kasi minsan sa phone lang ako nag-check. Tapos minsan medyo bagal pa mag-load, gano'n. Tapos I really use my laptop kasi yung sister ko ginagamit niya yung laptop ko. Sobrang nanonood kami ng mga Korean dramas here. Kasi imagine, hindi rin kami masyadong lumalabas kasi papahinga pa lang muna kami. Yun, matagal kami mag-stay dito. Almost 3 weeks kami dito. So ngayon, wala lang, chill lang. And so anyway, let's get to it. Kagabi lang, dami kong emails sa natanggap. Tungkol nga sa lactacin. So, disclaimer, this vlog is not sponsored by lactacin. Sarili ko siyang, sa loob ko siya, ginawa ko siya on my own. At saka, ayun, hindi ako paid. Okay, guys. Ayan, so anyway, so si lactacin, number one question na tinatanong ng lahat, nakakatanggal po ba ng pimple marks ang lactacin? Guys, hindi siya nakakatanggal kasi ang dami ko pa rin pimple marks. Tsaka dark spots. Okay, so skin condition ko, it's very dry and sometimes combination, meaning oily and dry skin. Okay, so tapos nagkakaroon din ako ng eczema occasionally, pero right now actually yung skin condition ko, it's doing really good. Wow, yes baby. Ayan, it's doing really good, although I have this pimple bago to. Ayan, pinrinik ko na siya kahapon, kaya ayan, nangitim na naman siya. This one, it's new, pero don't think na pimple siya, para siyang pantal lang na nangati. Kaya, glinsa ko ng kwarto kanina kasi, baka may dumi lang, tapos naglaba ako ng mga sheets, ganyan. Ayan, hindi siya nakatanggal, okay? Mamaya share ko din sa inyo yung skincare regimen ko. Kasi good for dry skin talaga siya. Okay, so yung weather naman dito kasi sa Vietnam, it's not as hot compared dyan sa Pilipinas. Pero mainit pa rin pag lumabas ka. Okay, nakasunog pa rin siya. Tapos, kaya lagi ko may SPF kapag ka lumalabas ako. Ganun. Pero lagi kaming nag-stay sa room na may aircon. Kaya lagi pa rin mainit. Okay, so question number 2. Safe ba ang lactacin sa breastfeeding moms, expecting moms, ang kulit ng anak ko, expecting moms and soon-to-be moms, ngayon, so, nanay in general, oo, pwede siya, safe siya. Ito yung mga unang tinanong ko sa page nila kasi alam kong maraming moms na gustong mag-try ng lactacin. Okay, so safe siya, pero I also advise na you ask your OB about it, or kahit na anong pill na iti-take nyo, kung pregnant kayo or nagbe-breastfeed kayo, it's always safe to consult your OB. Okay, so, mayroon pa akong tanong nakatawa. Sorry. May nagtatanong sa akin na, guys, kung pwede ba daw inumin yung lactacin kapag lalaki ka? Or gay? Or, I mean, guys, ako na pa. Pwedeng inumin yung lactacin ng kahit na sinong gender. Okay, I don't think may nakalagay na gender sa... Ingay mo. Baby, ingay mo. I don't think may nakalagay na gender. So, actually, wala. Walang nakalagay. Okay, it's safe for everyone, I think. Always consult your doctor. Ayan, tsaka okay siya sa kahit na sino.
gender. Okay. Ayun. Magkano yung Lactacin? Lactacin is 20 pesos per capsule. Nasa vlog ko yan. Basahin nyo. 20 pesos per capsule. Medyo mahal. Okay, medyo mahal siya. Tapos, saan siya available? Well, yung sa akin, taka lang ako. Medyo nangawit na ako magkakakaya. Yung sa akin, nabili ko siya sa Watson's and Mercury Drugs. Okay, so doon meron. Pero usually, out of stock. Kaya yun, medyo tatimingan nyo siya magkakakaya. Sorry, medyo shaky yung camera kasi hawak ko lang pa. Ayan. What else? Pwede ba siyang inumin kasabay ng vitamin C? Yes, minsan iniinom ko siya kasabay ng vitamin C kasi wala lang. Feeling ko nakatuloy yung vitamin C sa scars ko. Mas mabilis siya mag-heal. Okay, and then, questions. Yung Lactacin ba, required bang inumin ng 2 times a day? Well, yun yung sinasuggest nila na 2 times a day para better yung outcome and result. Although, ako kasi, minsan 2 times a day, minsan 1 times a day. Minsan nakalimutan ko rin kasi. So, di ko rin sure. Pero, natry ko naman na mag-continuous na 2 times a day. Parang yung effect lang is more glowing yung skin mo. Tapos, yun nga. As in, di talaga ako nagkakaroon ng ano. Hindi ako nagkakaroon ng pimples. Ayan. Pero, yun nga. Ngayon kasi 1 times a day lang. Kasi, yun lang ang pinako. Good for 21 days. Ayan. 20 days. Ayan. Tapos, medyo mumulayin dito ka. Ayan. Meron akong bad habit eh. Of scratching my neck. Ayan. Anyway. Ano pa ba? Pwede ba siyang inumin kasabay ng glutathione? Yung mga nagpapaputi dyan? Di ko sure. Yun ang lagi tinatanong sa vlog ko kung pwede ba siyang kasabay inumin. Actually, itanong nyo yan sa Facebook page nila. For sure, masasagot nila yan. Though may mga na-encounter na rin akong same question na ganyan. Sabi naman nila, it doesn't interfere with any other medicines that you're taking. Kasi nga, iba yung purpose. Pero still, alam nyo yun, yung nasa pagsabay-sabay yung gamot, liver nyo, ganyan. Tama diba, liver? Yun, so, consult your doctors again, okay? I mean, okay naman mag-consult lang sa doctor kung safe pagsabay-sabay yung mga meds na iniinom. Okay, and then, ano pa ba? Bump! Yun, nakakatanggal daw ba ng bump? I'm not sure kung ano yung bump. Pimple ba? Parang ganun yung mabump. Actually, ako ganun yung skin ko before. As in pag kinawa ka mong gaspang, kung ano ba yun ang gaspang? Parang nararamdaman mo yung mga pimples sa nakangat. Pero nawala siya. So, kung yun yung tinutukoy nyo na bump, ayun, nawawala siya. Ayun, nawawala naman siya. Ayun, so what else? Usually yun yung mga usual questions na nag-receive ko everyday sa Instagram account, sa email, sa Facebook page, tsaka sa blog comments. Ayun, so also, gusto ko rin mag-thank you sa lahat ng nagko-comment sa vlog ko, sa lahat ng nag-share ng mga feedback nila about Lactacin kasi only proves na, alam niyo yun, na nag-work yung review na ginawa ko para sa inyo. Yun, so, tinitake ko pa rin siya until now. Yan. As maintenance. Pero wala na ako ibang iniinom. Also, yun pala, meron ako naalala may nagtanong sa akin about grapeseed oil. So, in-stop ko na siya, hindi ko na siya iniinom kasi for some reason, I'm not sure if may nagbago ba sa ingredient or whatever kasi pag iinom ko siya, tapos kasabay ng Lactacin, nagbe-breakout yung skin ko. So, nakainis kasi before naman, sabay ko naman sila iniinom. Pero wala naman, I mean, mas maganda yung effect. Pero ngayon, hindi na. So, tinigil ko na siya. It's either I take like Lactacin lang or Lactacin plus vitamin C. Ayun, ganun lang. Okay, so kung meron pa kayong mga ibang question, huwag nyo nang i-comment sa vlog. Pero kayo i-comment nyo sa dito sa video na to, dyan sa baba. Okay, tapos promise, babalikan ko siya. Okay, so ngayon, share ko lang yung kung ano yung skincare regimen ko. Although, I wanted to do nga a separate blog post for this, which I will do right after this video. So, makita nyo, same lang yung setup natin. Although, baka iba yung kayong background. Yan, just same lang din yung damit ko, same lang itsura ko. Yeah, I don't have anything on my face right now as in, mist? Aloe vera gel mist, papakita ko sa inyo mamaya. Kasi nga, yun yung nag-help na hindi mag-dry yung face ko. Ayan, pero okay siya. Kasi pag nag-makeup naman ako, cover up naman yung pimple marks. Okay, so ito lang, quick. Before, I'm trying to do like yung Korean stuff na 10-step skincare shit. Yeah. Pero hindi na kasi nga, natira yung mukha ko. Okay, so number one, step one, I use Dove soap. Super, super holy grail ko yung soap na yun kasi like nakatanggal ng eczema ko tsaka lang yung face. Then after that, I use Dear Claire's. Use this one as my toner. Best toner in the world
for dry skin. Like, seriously, dito ko siya binili. Actually, pinabili ko siya mami ko kasi wala siya sa Pilipinas. So, nung trinay ko siya, gosh. Perhaps, kaya ko ako separate vlog for this one. At ang haba na na video ko, 10 minutes na siya. Ayan, so, Dear Claire's, it's a moisturizing skincare program. Supple preparation facial toner. Best toner. If you have dry skin. Okay, after that one, siguro, kapag na-absorb na niya yung ng skin ko yung product. After this one, ito naman. Nature Public Aloe Vera 92% Soothing Gel Mist. Ginagamit ko to everyday. Sobrang love ko siya kasi hindi lumalabas si eczema at saka laging hydrated. Anak, huwag mo isubo yung toy mo. Laging, yes, yan, laging dehydrated yung skin ko. So, ito. Tapos, napansin ko rin, naging smooth yung skin ko. Tsaka yun nga, hindi ako masyadong pinipimples. Yan, tapos after that, to help lighten the pimple marks, ito rin mga tinatanong sa akin, ano ba daw yung ginagamit ko? Kasi before, hindi ko naman siya sinishare. At saka, hindi naman din ako nag-effort para matanggal yung pimple marks. Kasi nga, makeup na lang, ganyan. Yan, pero hindi na rin ako lumalabas ng bahay kasi I work at home also. I use Garnier Light Complete White Speed. Binibilisat ko na kasi nga ba na ng video. I don't really edit stuff. Ayan. So, multi-action whitening serum. Actually, day cream to. Pero use it day and night. Ayan. So, yun lang. Perhaps I'll make a separate video. Siguro tonight kapag habang ginagawa ko siya para makita niyo yung stuff. Okay, so that's it for today. Again, I'll try my best to do vlogging frequently. And habang ganito ako sa Vietnam, ayun lang. If you have any questions again with lactosine, comment them below. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Okay, so thank you very much. Again, bye-bye! Say say bye-bye, baby. Say say bye-bye. Bye-bye! Stop natin. Ah!